Tapos parang same lang din siya ng rococo. Pero this one is, be careful lang when it comes to opening the lid bullet. Pero hindi siya yung as in nawala agad. Pero natatrap. Welcome back to my channel. For those of you who have been here in my channel for a while, alam nyo na I started this year with a mom life vlog series wherein I share realistic snippets of my typical life as a mom of two here in the Philippines. But I promise na kahit papaano magsisingit-singit pa rin tayo ng mga product review vlogs. Kaya ito na yun, for this video, we're gonna review the latest lip bullets from EC&Co. So I got two shades here. By the way, yung EC&Co lip bullets, meron siyang three finishes. First is yung True Satin, next is yung True Velvet, and the last one is the True Matte. This video, guys, is not sponsored. I bought these two lipsticks with my own money. And dalawang finish lang yung binili ko, yung True Satin and yung True Matte. Kaya di ako bumili ng True Velvet nila na finish kasi nag-release din yung BLK ng ganito rin ng lipstick na parang somehow same formulation with the True Velvet. Yung pillow matte nila, I think, na lipstick. Eh, I wanna try it then kasi before, I'm a fan of yung BLK Bullet Lipstick. Yung shade na gusto ko dun sa True Velvet na EC&Co, meron din sa BLK. So, might as well try itong isang brand para malaman kung maganda rin siya. So, the first shade from the True Satin na binili ko is yung Rococo na shade. Oo nga pala, yung lagay ng lipstick nila is yung parang siyang Get Ready With Me na lipstick na lipstick. Eto siya. Siguro the best part of this lagayan is itong mirror. Meron siyang built-in mirror. So, pwede siyang on the go. Pwede nyo lagay sa bag nyo without the need to put out a mirror and a lipstick. Kung kailangan dalawa pa, pwede ito na. Tapos, yung lagayan niya, you need to push it on here on the top. Yung walang nakalagay na shade. And then, when you push it, lalabas yung lipstick. Minsan, lumalabas siyang tuloy-tuloy. Minsan, hindi. Like, lumalabas talaga siya. May instance kasi na hindi siya lumalabas ng tuloy-tuloy. Let's try dito sa other bullet. Ayan o, diba? Hindi siya lumalabas. Pero minsan lumalabas siya. So, be careful lang when it comes to opening the lip bullet. This is the Rococo shade. As you can see, para siyang perfect siyang MLBB shade. Magandang klaseng shade din siya. Pero ang gagamitin natin ngayon is yung True Matte na lipstick. Ganda siyang MLBB na shade. I'll show you. Ayan, ito yung shade nung Rococo na True Satin. Tapos, yung other shade naman na binili ko, yung True Matte. Ito, tinan nyo, hindi siya bumabagsak. Halos parang same lang din siya ng Rococo. Pero this one is matte. Ayan, medyo mas bright lang to ng konti kesa sa Rococo. For this video, ang i-wear test natin is itong True Matte. Kasi, very honest naman yung EC&Co. Sabi nila, dito sa True Satin, yung tagal niya sa lips is hindi naman sobrang tagal. Kasi nga, satin siya. Eh, hindi siya ganun ka-pigmented. Pero, pwede na. Siguro later on this video sa end, papakita ko sa inyo yung swatch dito sa lips. Pero, ito na yung gagamitin ko ngayon kasi paalis na rin kami. Pupunta kami sa school ni Ellie. Ito kasi, yung True Matte nila na finish, sabi nila, mas long-lasting siya sa lips. And, we'll see today. We'll wear test natin. Yan yung True Matte na Muse shade sa lips. Later on, kapag uwi ko, tatry natin itong Rococo na lip satin. Pero gusto ko kasing i-wear test itong True Matte nila to find out kung talagang long-lasting siya, even if I eat, even if yung mamaya mapawisan ka na and all. So yeah, wear test natin siya today. I'm gonna update you later. Alis na kami kasi papasok na si Ellie sa school. Try nga natin itong pang blush. Wala pa pala akong blush. Ah, okay rin siya. Pwede rin siyang pang blush. Ginawa ko, parang kinampayin ko sila. Okay din pala siya pang blush, oh. Parang ang labas niya, parang fresh lang. So, okay guys, let's go. I-wear test natin. Just thinking.
thinking of you. That's what you do. That's what you do. Pretty sights are pretty, but pretty is prettier with you. Now I know there's someone I wanna be, someone to you. So I made my move. We just take it slow. Keep the sailing smooth. You know how it goes. Crazy. Sobrang init. Nagpalit na ako ng damit agad pag ka-uwi ko pa lang. Tapos ito pala yung update dun sa lipstick. As you can see, naiilang talaga ako sa pimple ko dito. Ilang gabi na kasi ako nagpupuyat. Yun yung nakakapagpa-trigger ng pimple ko yung paglaging puyat. Anyway, ito yung update sa pimple. As you can see, sa pimple, sa lipstick. As you can see, wala na siyang lipstick dito. Parang ang natira na lang yung parang pinaka-line ng lips ko. Pero I noticed na nagli-leave siya ng stain. I don't know if you can see kasi phone lang gamit ko. Yung camera ko kasi nasa taas. And yeah. Wala na yung lipstick. But it has a subtle stain na naiiwan sa lips niyo. Again, this is True Matte in Muse. And this is the stain it leaves. Okay, last update sa True Matte na Muse. Wala na talaga siya on the lips. Kumain pala ako ulit ng merienda. And uminom ng water and... Ayan, wala na talaga siya. Kanina medyo nag-leave siya ng stain. Pinakita ko sa inyo, diba? Pero nung after kong kumain and uminom ulit, nawala na talaga siya. Pero kung tutuusin, okay na siya na lipstick. Kasi ang lipstick naman, madali siyang i-retouch. You just need to bring the lipstick itself, yung ginamit nyo nung umaga kung pupunta kayo somewhere. Tanggalin natin. May natatanggal pa ako. Ito na yung final pigment na natanggal ko. Kasi sabi ko kanina, diba, itatry ko, papakita ko sa inyo yung True Satin Finish in the shade Rococo para umedit. So, this is the Rococo na True Satin. Eh, na-mention ko kanina, diba, na minsan bumabagsak siya, minsan hindi. Ayun, tignan nyo, hindi siya bumagsak. Yeah? So, this is the True Satin na Rococo. Na-mention ko rin kanina na para siyang Muse lang din, pero different finish and yung pigment niya, mas light yung pigment. Buildable naman siya yung shade. Tignan natin kung hanggang saan yung ida-dark niya or ipipigment niya. Yan, that's it. Ito na yung pinaka-pigmented niyang pigment. Again, this is in the shade Rococo. Maganda rin siya. Everyday wear. It's not transfer-proof pala ha. Napansin nyo kanina na nag-transfer yung matte, True Matte nila na finish. Nag-transfer na sa mask. Pati sa spoon nung kumain ako. Pero hindi siya yung as inawala agad. Pero nag-transfer siya. So, what more itong True Satin. Feeling ko mas transfer-proof ito. Isang ano lang, parang nag-transfer na halos. Pero I can still feel something in my lips. Meron pa rin lipstick. And very nourishing tong finish na to. Nakaka-moisturize. I can see myself wearing this na madalas. Kasi very comfortable siya to wear. And the shade is very wearable. Like, kahit anong suot mo, pwede siya. Yun lang guys. I hope you like this mini review vlog of Easy & Co. Bullet Lipstick. Maybe soon, i-review ko rin yung BLK Pillow Matte. Like what I've mentioned din a while ago na bumili rin ako. And yeah, thank you guys for watching. See you on my next vlog. And probably mom life vlog tayo ulit. Bye! I am yours.